In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today we honor the feast of the Immaculate Conception. We also honor the solemnity of the birth of Saint John the Baptist. However, we will use the feast, the past and solemnity of Saint John the Baptist, because solemnity is of the season, the importance of the feast of the Immaculate Conception. However, we bear in mind the role of faith in the history of solemnity. The order of mass of the reviews will be on the same standard of this. I'm in the desert that far we will come to the sinners as the Lord of all paradise. I confess
O God, for the sake of the Christian Baptists, who can enjoy the attention of people of Christ the Lord, give your people the glory and the grace of the Spirit of God, and the right hearts of all the world, into the way of salvation and peace. Through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns in the unity of the Holy Spirit, one God, forever. Amen. Electric pump line. A reading from the book of the prophet Isaiah. Hear me, O hosts, listen, for the seven peoples. The Lord called me from birth, from my mother's womb, He gave me my name. He made by proclaiming a baptism of
Rather, look for the one who comes after me. I am not worthy to unfasten the sandals on his feet. My brothers, children of the family of everyone, and you others who reverence our God, it was to us that this message of salvation was sent forth. The word of the Lord. Thanks be to God. Ibang-ibang
So siguro sabi natin, para di ba kasi pariya ay mas mahalaga, no? Kasi sa lahat ng asawa. Tama, wala. So, celebration, ano yung order ng Solemnity? Una, yung pinakarawa ng Solemnity. No? Anong katulad na yung bawa ng Solemnity? Mother Blood of Christ, that is Solemnity. Secular Jesus, Solemnity. Yung tumatulad ng Mark of Mary, it is Solemnity. Saint John the Baptist is also Solemnity. Yun yung the first and highest order, Solemnity. Kapag Solemnity, hindi mo pwede palika ang pagkiliwa ko ng Solemnity. Kaya kapag may pagkasabay na peace at saka Solemnity, ang kaliwa ay Solemnity. Kaya ang Tagalog ng Solemnity ay dakila magista. So, kaya ang mga pinagliliwa natin ito, yung misa natin ito ay in honor of St. John the Baptist. Ibang parang yung ibang pwede mo sa English fiesta. Hindi dakila magista. Magista so, kaya pag-iibig yung pag-iibig ng takilang pag-usta. Hindi ko lang wala. O, ito yung oro na oro. Ilang ba yung oro? Hindi mo lang oro. Ito pa na oro. Hindi ko lang wala ko minumong. Kasi kung ano ba lang ako ang pesta, kumata halimbawa nito sa talaga pag-iwa ko ng sipat, inilipat ng lunes. So, isa pong kailangan na itong oro na makatulong sa
sacred about. Pero ang sinabihin mo, isa mo ang bautista, dalawa. Ang kanyang kapanganakan at ang kanyang kamangkala. Ngayon kung araw na ito ay ang kanyang kapanganakan. So, circumcision of the child.
Sabi nga po natin, ang kanilang pagtutulis ay yung kanilang pride of partisan. Isa maganda ang kaugalian sa mga pagkakulay ng Lord. Ginagawa ka na ito sa ikasyang araw. So, hindi nila pinagkatalik na mabinyagay ang bata. Sa akin ngayon, pagkabang nating maalang sa natin, yung nang mabinyagay ang bata ng bata, wala na kaya niya ng kaparaw. Ibalik sa natin na mabinyagay ang bata sa lahat ng natin ng Panginoon. Para sa audio, talaga, yun ang isinilaga para sa kanila. Para sa pagbibig ng bata. Sa atin, ay ibang mag-isang isang taon. Para daw isang handaan lamang. Pwede sa iyong tapos bigyan. Pero ito ang pagkakuloy natin yung kanilang sa bata na mabibig na mabibig na sa lalim ng magandang panahon kasi yun ang bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Ano lang natin para sa kanila yung pagbibig niya ay dati pati yung pagbibigay ng pangalan. Alam niyo sa atin ang unang ganabi, kailan nyo ay mas nakunan mo yan ang mga munisipyo kaysa yung sa simbahan. Hindi yung matulad ng unang panahon, mas nauna yung simbahan. Kaysa doon sa munisipyo, bahagi yung munisya na kaya ka magpunta ng mga pangalan na hindi talaga na una na nilagay siya sa simbahan, during his pastor. Kasi nung panahon ng Espanyol, sabi na ay, yung binya, yun ang pinaka-born certificate. Kasi during the time of his pastor, yung iisa sa simbahan ang nagpubyano. So, kaya kung ano yung binya, yun na rin yung birth certificate. Yun po yung panahon ng Kastila during Spanish time. Kaya po, makakita ko ninyo yung ayun na rin. Medyo mag-ingat ninyo tayo sa pagbigay ng pangalan sa mga bata. Sabagat, yun po ay yung pangalan na dadalhin ng mga bata habang sila ay nabubuhay. Kaya ito, sa ibang mga naman namin sa akin, sinagdalo na nila kung ano ang ibibigay na pangalan sa bata. Kaya para ma-identify natin na hindi sila ito ang base of tradition. Kasi sabi nila, walang sa karinas na matutap o walang hanggang ay walang natulad na pahala sa kanilang bahay. Yung isa kabilas, mayroon. Pero ang kabilas sa pamangkin nito ni Elizabeth na nagtatakot sa kabilas na ito ay extraordinary. Extraordinary. At talagang itong bata na ito ay isang biyaya na pinagdalawang pagkos. At ito yung pinag-uusyado na niya. Yung kanayalanan na kung bakit isinila si Wanko at Isanito magiging tagapagpunta na aming Panginoon ng Jesus. So, nais na ipapanuntunin sa Kalilas at ni Elizabeth na rin tulong na po ng sinabi nito sa mga kasulatan na
na siya ay hindi na pinapagpapayan ng buong pangkumikapa. Kaya pagkatiwan yung sentimento ng tao, mas na dahil na balor, abani, dinasisiyahan pa ito ng Diyos. Ang bata ito na isinilang sa kabilang ang bahay po naman ng pagtugon ay nawawala ang pagtugon ng pagtugon sa pag-iwis ng sariling ng pagtugon. May ganyan pa niya tayo misyon na pinagpapa. Huwag na ang kalimutan. We all participate in the mission of God. Lahat tayo sa misyon na ipinagdalaw ng Diyos. Maaaring hindi lang kasasabing ka ng misyon na ipinigay ng Diyos kay San Juan Bautista o sa mahal na pinagdalaw. Pero huwag na lang kalimutan na may misyon tayo na pinagdalaw ng ating lahat. May mission tayo na pinakailangan ng tugunan sa pagpapatuloy ng pagliligtas ng Diyos. Ang pagpapatuloy na pinamit sa atin, lalo-lalo na lang sa pag-iwang na ikalimang po na nagyan sa atin ng mga Genesis ay magpapasalamat, pagpapalataya, at maghahanap sa pag-ahari ng Diyos. Pagpapasalamat, pagpapalataya, at pag-ahari sa pag-ahari ng Diyos. Kasi pagpapalataya ninyo, minamahal na pagkilos ng mahal ng Diyos at isa kawa pag-isa. At tayo, ay huwag mo nang kalimutan ay dinamis ng Diyos na maging papahari ng pagkilos na ito sa pamamaraan sa ngayon sa ating kapatayuhan. Yung nakita ng pagkilos sa mga Bautista, yung sisipin ng Diyos, bilang yung mapagkulan ng Diyos. Pero tayo, nililigit tayo sa isang diposyo. Para mo sa atupan ng bahay ko. Pagpapalataya, pagpapasalamat, at pagkakamal sa pagkahal ng Diyos. Ang mahalaga ay makita na tayo ay kumikilos sa nabanggit na ako ay inibigay sa atin ng buong mga sabi ko ang bahagin ko ngayon ang balisinin sa puso ni Maria ay isa kanayan na ipinapakayang sa atin alin na pinakailangan na sabi ko ang natin noong ibang meron ng mga mundo yung elemento na pagkababa ng kasalanan na umaaling mabago kasi kapag po yung puso natin ay hindi malinis. Kaya mahirap na magpasalamat. Mahirap na magpahaya. Mahirap magkahanan sa pag-aaral ng Diyos. Kasi yung puso natin ay may bahay na pag-ihigati. May bahay na galit.
ay ginakailangan mo ito ng inisip para masatuparan mo gawain na yung talaga sa atin ang pumapak. Sabi tayo, Pato, hindi ba pwedeng gawin yung trabaho na ginagawa sa atin ng Diyos na may bakit tatawa. Pero, mas maging madali. Mas maging madali. Sabi pa ko, buo sa isang panahon ng pagdurito natin sa paghahanda at pag-istahan ng kapalpakala ng puso ni Jesus. Anong sabi pa mo natin na yung pagdarasal ng ama namin na maroon na anything will be useless. Kapag-ingin tayo ng pagkawa sa ating kapwa sa kanilang kasalanan. Kasi bakit? Maliwala, nakalagay doon sa utos ng Diyos. Kapwa, nakalagay doon sa utos ng ama namin. Pagkawain mo ang aming mga sala para pagkabataw namin sa nakakasalanan. So, kahit anong magagawin mo, useless. As long as hindi ka nagpapakawa. Ano ang natin sa usap ng natin? Patawarin ka ng isa ng nasa parang pagpapatawarin ka ng isa ng nakasalasa. So, yung lahat ng pagkilos namin sa pagpapasalama at pagpapalakala ang pagdaanan sa pagpapalakala ng Diyos, dapat mayroon pa yung hindi na bawa. Kapag saan tayo pumunta sa pagkakali ng Diyos? Kaya yun ang pagkakabahin na dapat nakapis. Yun na ang pagkakabahin natin. Na kahit ano mga trabaho at pagkakabahin na tulad dito na itinahalap ng pagkulis ni sa matpawalista ng mga banal ngayon. Magagawa ko sa mga na ito. Ano pinakalala? Mayroon ko ang malinis ng puso. At ang ano yung magsisiyan na puso ko lang yung malinis ng puso? Sabi nga ay sabi ko mga ay inisip o hindi ko libre. So, pero hindi ka nagpapawa, hindi ka rin pagkawalan ng Diyos. Pero ito yung na sabi ko na kanil, ano mang kasalanan mo sa Diyos, panawalan ko ng Diyos. Pero kapag mo hindi marunong magpapawa, hindi ka rin pagkawalan ng Diyos. Hindi ka rin sa mga Diyos. Tawagin mo rin sa mga kasalanan para pagpapawalan ng isang kakasalanan. Yun po yung pinakapasa kung bakit po hindi kayo tayo baluyan ng biyaya ng Diyos sa ating pagkilos. Alisin natin yung mga pasa na yan at makikapun natin. Kaya po, kasi nagustuhan lang nakikapun namin sa pagkiliwang na ito. Kasi ito rin yung mismo pregnant sa ilin. Hindi siya lumabas sa talong bahay.
Hindi siya lumabas sa panahon. Ito ay pumunta siya sa pamilya. Para tumunta. Kasi bakit? Ay, kasi hindi alam kung iba pa kung bakit kumakilin siya. Nailis sa pamilya. Pero ano, hindi nila kasi yun naman yung makita natin. Lalo na sa pagkilos ng simbahan. At sa alamakuli ng pagkulo, tungkol sa kapatala, alin, binakalan ng pagkumalinis sa aking puso. At alin yung lakas na pagkumalinisin, alisin natin ang simbahan ko. Alisin natin ang simbahan ko. Yun ang muna. Pinakalang magpapahawag tayo sa mga kasala sa atin. Kasi maliwag natin, maliwag, hindi tayo panagawain ng Diyos. Kung hindi tayo maulang magpapahawag. At magpapahawag natin yung misyon na ginagawa sa atin ng Diyos. Kung wala tayo, pahin ng pahin at sa pahin. Sa mga pangyayari na nakita natin sa Pilipino. At alam mo, people expect, people, yung mga katulad na hindi nagsisipa, yung mga hindi katulad, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, people expect tayo. Kasi ang puro na maraming pananampalataya ay love it for us. Anong puro na mga at we should impact it. Saan ang ating sabahan sa kanya? Huwag kayong magdating ng sabahan ng loob. Kasi sabahan